kailanman hindi magbabago. Tatagpuan na rin ang 4 taong gulang na bata na mahigit 20 na mawawala. Yung identity ng bata. Nakakaka na biniyakin. Kilala na nung lulu at saka yung ito. Bangkay na nang makita ang bata. Jason! Jason! Ano ko yan? Ako natin! Jason! May walang kula! Wala na sigurong mas wawagas pa kaysa sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak. Pero paano kung ang anak na iniluwal, inalagaan at pinakaiingatan ay bigla na lang nawala ng parambula? Saan huhugot ng lakas ang isang ina para panatilihin ang kanyang paniniwala na ito'y buhay pa at nasa mabuting kalagayan? At paano niya tatanggapin ang isang malagim na katotohanan? Sabay-sabay po nating tunghayan ang tago sa damdamin at totoong kwento ng isang ina na ginawa ang lahat para maibalik lamang sa kanyang piling ang nag-iisang anak, buhay man o patay. Ito po ang aming episode na pinamagatang A Mother's Sacrifice, The Rebecca Advincula Story. Kailan? Ba? Ay, ano ba? Kita-kita naman sa'yo na hindi ka masaya eh. Na ayaw mo mag-anak tayo. Siyempre, masaya ako. Masaya? Halatang-halata nga eh. Masaya ka. Ano ba naman? Pasensya kung ganito reaction ko. Siyempre, nagulat ako. Hindi naman natin plinano to. Hindi ko inaasahan na. Sabihin mo, ayaw mo. Mahal kita, Becca. Paninindigan ko to. Okay, masaya ako. Umiyak. Uy, sigurado kaming pasok dyan, ha? Please, baby. O, dikit naman. Okay na po. Okay, kain na tayo, kain na tayo. Sige na, kain na kayo. Huwag na kayo mahiya. Sige na. Naku, ma. Ano yun? Dumudumi yata. Nako, Serge. Ikaw talaga. Halika na muna sa lola. Bitaw muna sa nanay. Oh, nako. Sigasigasoy mo na yung mga bisita mo. Kami na bahala dito. Sige na. Sige, ma. Sige na. Hindi ka, Becca, tulungan mo ako. Palitan natin. Ay, hindi, ma. Ako na lang pong bahala kay Serge. Para po pag nagka-baby na ako, alam ko na po yung gagawin ko. Nako, ikaw. Bata-bata mo po, magkaka-baby ka na. Naku, tandaan mo, anak, bago magka-baby, kailangan mag-asawa muna. Eh, teka, bago mag-asawa, eh, kailangan magka-boyfriend ka muna. Eh... Diba, Serge? Mm-hmm. Ma, kung... Paano kung ano, mauna yung baby bago yung kasal? Buntis ka? O paano nangyari yun? Sino ka man ang dinadala mo? Ba, may alam ko ba rito? Wala. Kanina ko nga lang nalaman eh. Sinong ama ng dinadala mo? Sumagot ka! Si Romel po. Ano? Si Romel? Si Romel? Anak lang. Eh, may asawa na yun ah! 10 taon na po silang iwalay ni Olive. Kahit 10, 20 taon silang hiwalay, kasal pa rin sila, mag-asawa pa rin yon. Hindi ba alam mo naman bawal makipit sa may asawa? Hindi naman kung sa ganun pa.
Anak, huwag ka nang magdahilan. Alam mong mali. Bakit na lalaki, ano? Tatahi-tahimik pag nakikita ko sa kapila, yun pala. At ikaw, pumatol ka naman. Alam mong may asawa yun. Alam mong malaki ang edad niya sa'yo. Tayo 10 taon lang naman yung agwat namin eh. Dekati si Nuevi ka pa lang eh. Mo nang inisip ang kalagayan namin ng mama mo. Laking kasalanan to sa Diyos. Napakalaking kasalanan. Ilang sama ng loob. Walang nagawa ang mga magulang ni Rebecca sa kanyang maaga at di inaasahang pagbubuntis. Sumama kay Romel at sabay nilang hinarap ang kahihiyan at mga pagsubok na kaakibat ng samahang mag-asawa. Pero dahil sa hirap ng buhay, darating ang isang pagkakataon na dapat nilang pagdesisyonan. Isang oportunidad na ang kapalit ay ang paghihiwalay nilang dalawa. Boss, mamaya na yan. Kain na muna tayo. Boss, dito nakasalala yung pag-abroad ko. Pasalamat nga tayo. Ako tinawagin nila sa dinami. Maraming nag-a-apply na welder sa kanila. Iiwan mo naman pala talaga ako eh. Naisip ko na baka doon ka muna sa mama at papa mo. Lalo na delikado yung pagpubuntis mo, maalagaan ka nila. Pero hindi kita iiwan. Pero na rin yun. Alam mo, kung ako lang masusunod, hindi ako aalis. Dito lang ako sa tabi mo. Pero alam mo, kailangan natin kumayad. Ang daming kong obligasyon, ang daming gastos. Yung anak ko kay Olive. Siyempre, sa'yo. Sa magiging baby natin. Para sa atin to, boss. Pero hindi ko naman alam kung makakaya ko na wala ka. Hindi ko mag-alala. Hindi ko kayo bababayaan ang baby natin. Mabang sinasabi ko eh. Papasok-pasok ka sa isang relasyon, yan lang pala mangyayari sa'yo. Iiwan ka rin ng lalaking yun. Pa, nag-abroad ho si Romel para sa amin ng anak namin. Hindi naman po niya kami pababayaan. Naniwala ka naman. Eh kung yung asawa niya nga, pinakasalan tapos iniwan, ikaw pa kaya? Basta huwag mo lang asahang babalik pa yung lalaking yun. Hindi na babalik yun. Ma. Paano kung tama si Papa? Eh ano? Basta dito kayo ng apo ko. Kahit na magkakaanak ka pa, hindi ibig sabihin nun napuputol na ang relasyon natin bilang magnanay. Mawala na ang lahat. Huwag lang ikaw at ang apo ko. Dito kayo. Huh? Masasakit man ang mga salitang narinig mula sa kanyang ama. Ito naman ay para rin sa kapakanan ni Becca. Ang tanging sandala ni Becca ng mga panahon yun ay walang iba kundi ang kanyang ina. Lalong-lalo na
nang dumating na ang oras na kanyang panganganak. Ari mo! Ari mo! Andiyan, nakita ko na ang ulo! Lakasan mo pa! Lakasan mo pa! Lakasan mo pa! Sige pa! Lakasan mo! Andiyan na! Andiyan na! Andiyan na ang mata! Andiyan na! Lumabas na! Isang batang lalaki! Lalaki ang anak mo! Napakarami na niyang sakit at pagsubok anak, na tinadaan. Anak mo, anak! Nang unang masilayan ni Becca ang kanyang anak, tila nawala lahat ang pagod at sama ng loob sa kanyang puso. Tila na punong muli ang kanyang puso ng pagmamahal. Habang patuloy na kumakayod sa ibang bansa si Romel, buong atensyon at paggabay naman ang ibinigay ng mga magulang ni Becca para sa kanilang anak at apo. Walang putol ang sustento ang pinapadala ni Romel sa kanyang mag-ina. Pero ang kanyang relasyon kay Becca ay tila unti-unti nang napuputol. Uy, Becca! Andiyan na pala yung tatay niyan? Huh? Si Romel dumating na pala. Bakit? Hindi na kayo nagkikita? Ay, sus, mayusip. Di ba nagparamdam sa inyo? Mabuti pa ang multo, nagparamdam. Ano ba yan? Ano? Kailan pa dumating si Romel? Hindi ko alam ba eh. Basta narinig ko lang kay Aling ka rin kanina. Ano bang klaseng lalaki yan? Dumating na pala, hindi man lang magparamdam sa inyo mag-ina. Hindi man lang kayo puntahan dito. Ay, baka huso may tiyempo lang siya. Bakit? Ano ba kayo ng anak mo? Ibang tao ba kayo at hindi siya makapunta rito? Kailangan pa humingi ng schedule? Sabihin mo, nagkatotoo lahat ng sinasabi ko sa'yo noon. Hindi ka nababalikan ng lalaking yun. Huwag ka nang umasa. Pero, anak, di ba okay naman kayo? Nagpapadala naman siya ng pera para sa pangangailangan ni Jason, hindi ba? Oo. Pero meron na siyang ibang babae. Matagal ko nang alam na nandito na si Romel. Nakita ko siya, may dala siyang motor. May angkas na babae. Todong kapit sa kanya. Anong ibig sabihin nun? Meron na siyang bagong babae. Sinaalang-alang yung damdamin ng anak natin. Aray, ako pa ba may kasalanan? Bakit ako bang nang iwan? Ako bang naghanap na ibang babae? Oh, sige na nga. Tama ka na nga. Masamang tao yung si Romel. Sana'y sinaalang-alang mo naman yung damdamin ng anak natin. Kahit pa paano, may pinagsamahan sila. Nag-anak silang dalawa. Nasa puso ng anak mo, nasa isip niya na kahit papaano pwede siyang balikan ni Romel. Abay, dapat nga magpasalamat siya hanggat maagay nakilala niya ugali nung lalaking yun. Ibig sabihin, ligtas na siya. Ligtas na ang kaluluwa niya sa kasalanan. Akong mahal. Pasensya kung ngayon ko lang inamin sa'yo. Alam ko kasing magagalit kayo, masasaktan ka. Pero alam mo, naniniwala ako na magpapasalamat ka sa akin. Bata ka pa, Becca. Makapagsisimula ka muli. Bata? Bata pa lang tingin mo sa akin. So, ano yung namagitan sa ating dalawa? Ano yun? Laro-laro lang, ganun? Bahay-bahayan? Wala naman nangyari sa atin na hindi mo ginusto, di ba? Pinilit ba kita? Kahit noon pa man, wala naman ako pinangako sa'yo eh. So ano ibig mo sabihin dito? Kailangan ko pang magpasalamat sa'yo na binuntis mo ko, ganon? Salamat ha? Anak, halika na. Huwag naman ganyan. Becca, dali lang. Pwede naman natin gawin ito na hindi nag-aaway eh. Bakit? Lawakan mo lang yung pag-unawa mo. Lawakan? Ako ba ngayon ang makitid ng utak? Ha, Romel? Huwag mo naman
ilayo sa akin ang anak ko. Okay. Hindi ko ilalayo sa'yo ang anak ko. Papatunayan ko sa'yo hindi makitid ang utok at hindi ako isip bata. Alam ko naman may karapatan ka sa kanya at may karapatan siya sa'yo. Di balin ako. Huwag mo na akong isipin. At lahat ng ugnayan nating dalawa, putulin mo na. Ito lang tatandaan mo, Romela. Ibigay mo para sa anak ko. Dahil kung hindi, guguluhin ko kayo ng babae mo. Ano ngayon ang balak mo? Talaga bang wala na kayo nung Romel na yon? Wala na, Ma. Tapos na yan. Saka, hindi naman siya karapat dapat para iyakan pa. Ka maglalama, okay lang ako. Pero naiisip mo pa rin siya. Hindi naman ako siya naiisip ko may... Si Jason. Iniisip ko na... Paano na siya ngayon? Lalaki siya ng walang ama. Ano na yung kinabukasan niya? Pero gagawin ko ang lahat, Ma, para lang sa kanya. Kakayanin ko lahat para kay Jason. Para sa anak ko. Ganyan talaga, anak. Kailangan magpakatatag ka. Lakasan mo loob mo. Hindi porket nalaglag eh, hindi ka na pwedeng bumangon. Tsaka bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin. Pwede ka pang maghanap ulit ng trabaho. Diba? Nangyari ho'y isa sa iniisip ko eh. Bahala ko sana masukan ulit. Kaya lang iniisip ko rin ulit si Jason eh. Hindi ko alam paano na siya. Paano, sino mag-aalaga sa kanya pag nagtrabaho ako. Anak naman, ano ka ba? Para pa kaming nandito ng tatay mo ha? Kami ang mag-aalaga sa apo namin. Pinabayaan pa namin kayo magkapatid, ha? Kaya huwag ka mag-alala. Ang mahalaga, pag sumikapan mo magandang kinabukasan ng apo namin. Ngayong hiwalay na sila ni Romel, mag-isang hinarap ni Becca ang buhay ina. Namasukan siya bilang kasambahay. At minsan lang sa isang buwan siya nakaka-uwi para mabisita ang kanyang anak na si Jason. Ito na si Mama! Jason! Ay, naku! Mabuti na lang at naroon ang kanyang mga magulang para alagaan ito. At sa sandaling panahon, nakapiling ni Becca ang anak. Sinusulit naman niya ito at binubusog sa halik at yakap para maramdaman ni Jason kung gaano niya ito kamahal. Kahit hindi sila madalas magkita. Donut! Ayan din! Ang apat na taong gulang na batang mahigit 2 linggo nang nawawala, nakalunis-lunos ang sinapit, nakatutok si Bonnie Aquino. Nagkalat na talaga ang mga halamang kaluluwa. Wala na silang awa. Pati mga bata ay dinadamay. Sana makakakuha pa ng dagdag na ebidensya. Promise mo sa akin hindi ka na magiging makulit, ha? Hindi na po. At i-promise mo rin sa akin hindi ka na lalabas ng lalabas. Huwag kang sasama sa strangers, ha? Kasi kapag ka sumama ka sa kanila, naku, iyak ng iyak si Mama. Gusto mo ba yun? Hindi po.
ako. Kasi kay promise mo kay Mama na susunod ka palagi kay Lola at kay Lolo, ha? At babantayan mo rin sila. Opo, para hindi rin sila kunin ng bad guys. Tama, very good ka dahil very good ang anak ko. Mm. May bracelet akong binili para sa kanya. Wow, di ba? Lola, may ganda bracelet siya. Ayan yung bahay ng papa mo. Kapag nakita mo siya, ha, magbe-bless ka agad. Opo. Magbe-bless ka agad, ha? Tapos kapag ka mamamasyal kayo, huwag kang hihiwalay kay papa at huwag kang sasama sa strangers, ha? Kasi po, bad guy yun? Mm-mm, bad guy yun. Kaya kapit ka lang kay papa mo, ha? Promise mo yan sa akin, ha? Opo. Ay, patala ba natin yung vitamins mo? Oh, nga pala. Ay, akala ko nakalimutan. Oh, basta sinasabi mo lagi kay papa na kailangan mong uminom ng vitamins araw-araw, ha? Opo. Sige, ito na tayo. Ay, sinong buhok mo? Wait lang, ha? Ako muna. Halika na. Bakit po? Next time na lang tayo magpunta dito, anak. Di ba po sasama ako kay Papa? Doon po ako matutulog? Oo, pero sa ibang araw na lang, ha? Bakit po? Huwag ka na masyadong maraming tanong, anak. Next time na lang. Halika na. Bakit po? Eh, basta wala na masyadong maraming tanong. Anak, halika na. Next time na lang, ha? Sensya ka na. Bagay to sa'yo. Ito ba yung umiilaw na rubber shoes, ha? Hindi po. Ay, Ma. Kasi medyo may kamahalan yung umiilaw na rubber shoes. Kaya yan na muna. Pero promise ni Mama, Lola, pag good boy po ako, bibili niya yung umiilaw na rubber shoes. Oo, promise. Mahali ka nga dito. Promise talaga ni Mama yun, lalo na kapag naging good boy ka. Good boy ka, ha? Opo. Oh, ay tago mo na yan. Oh, teka, saan ka pupunta? Ipapakita ko lang po sa kalaro ko yung bago kong suit. Pwede po, Mama? Oh, sige. Oo naman, pwede naman. Pero dyan ka lang, ha? Huwag masyadong lumayo. Babalik ka rin agad dito, ha? Opo. Sige. Ako, Becca, malaki na talaga yung anak mo. Marunong nang magdesisyon. Mamay. Pero masana, no? Mabigay ko lahat yung pangangailangan ni Jason. Anak, maganda yung mga pangarap mo. Pero, ang realidad, mahirap kumita ng pera. Pero, kung may ilaw na rubber shoes lang naman yan, siguro pwede mo naman lapitan yung ama ng batang yan para... Ay, Ma, huwag na ho yun. Wala na yun. Kung manghihiram ng pera, mas ipiliin ko pang humiram dyan sa kapitbahay at sa mga kaibigan ko kaysa sa lalaki na yun. Nakita nyo nga, yung buwan-buwan na nasustento lang niya sa anak niya, pahirapan pa. Basta, ako lang. Ako magbibigay ng pinangako ko sa anak ko. Hindi ko siya kailangan. Tuwing umuwi si Becca para bisitahin si Jason, nadadaanan niya ang tindahan kung saan nakadisplay ang sapatos na matagal nang hinihiling ng kanyang pinakamamahal na anak. Yun po, Mama! Gusto ko po nun! Huh? Yun yung umiilaw na sapatos? Opo! Ah, sige. Promise ni Mama, kapag ka good boy ka at nakaipon na si Mama, ibibili kita ng sapatos na umiilaw. Thank you, Mama! Promise! Good boy po ako! Promise? Opo! Promise! Miss?
Ito ba yung ano, yung sapatos na umiilaw? Opo, yan po yun. Ay, ang ganda! Magkano to? 800 po. 800? Wala na bang tawad to? Wala na po. Tapat na po yun. Sige, salamat. Ate, ano, bibili mo na yan? Huwag kang mag-alala, anak. Mabibili ko rin yung gustong-gusto mong rubber shoes. Tutuparin ko yun. Pangako yan, anak. Hello? Hello, Ma? Becca, napatawag ka. May problema ba? Wala ho, Ma. Nangangamusta lang. Si Jason? Ito, pinatutulog ko na nga eh. Pwede po ba siyang makausap? Ha? Eh baka magising pa diwa nito. Ma, sandali lang naman. O, teka, sandali lang ha. Jason, apo, pasensya na. Mama mo kakausapin ka. Hello? Hello, anak. Matutulog ka na ba? Opo, antok na po ako eh. Ako, sige, matulog ka na. Tumawag lang naman ako para mag-good night sa'yo. Oh, teka, nag-pray ka na ba? Opo. Sige. Good night, anak. Sweet dreams. Love you. Thank you.
Nagpatuloy ang di mawari at sobrang pag-alala ni Becca tungkol kay Jason. Halos oras-oras siyang nagtetext sa ina para masigurong nasa maayos sa kalagayan ang kanyang anak. At kapag hindi sila agad nakakasagot sa kanyang text o tawag, palisang-palisa si Becca. Natatakot na baka napano na si Jason. Hello, Ma? Hello, Ma. Bakit ko kayo napatawag? May problema ho ba? Hello, Becca. Anak, kasi may problema tayo eh. Ho? Kay Jason ho ba? Ano nangyari sa anak ko? Si Jason nawawala. Eh, magdadalawang oras na. Ho! Hello, Ma? Hello, Ma. Nakita niyo na ba si Jason? Ako, anak. Hindi pa rin namin siya makita eh. Eh, baka nasa kapitbahay lang. Pagtanong-tanong niyo na lang po dyan. Eh, oo, lahat. Pero wala pa rin nakakita kay Jason. Okay, baka may nagbibiro ho. Nagtagutaguan sila magkakalaro. Baka nandyan lang yan sa tabi-tabi. Anak, kung biro ito, hindi naman siguro mawawala si Jason ng 4 na oras. Anak, anong gagawin natin? Sige ho, Ma. Gabihis na ho ako. Kukunin ko na ho yung gamit ko. Uuwi po ako dyan ngayon. Nang mabalitaan ang hindi pag-uwi ng anak, nagdesisyon agad si Becca na umuwi sa kanila. Tinawagan niya ang amo para makapagpaalam dahil nawawala ang kanyang anak. Becca, ano, may balita na ba? Ha? Wala pa nga eh. Pero buti pwede kayo. Oh. Alam mo naman, kapag ganitong emergency, maaasahan mo kami. Oh, tara na! Sandali lang. Manang, pakicheck naman na yung bag ko. Becca, na-text mo na ba si Mama at si Sir? Oh, Manang, pero hindi pa sila nagre-reply. Ito nga pala yung susi sa inyo, ko na rin po iiwan. Sige. Sana mahanap mo ng anak mo. Salamat, Manang. Text mo kami, ha? Sige ho. Oo, wala saan mag-alala. Diyos ko, huwag naman po ninyong ipahintulot na may mangyaring masama sa anak ko. Huwag naman po, anak ko, huwag naman po siya. Maawa po kayo. Siguro, pwede mukot nun. Uso pa naman ngayon. Oo nga, yung mga bata pinapalim mo sa kalye. O kaya binibenta o pinapaampon sa iba. Buti nga kung bubuhayin ang mga bata. Paano kung kukunin ang mga sindikato na nanunguha ng mga laman loob at ibenta? Yun ang masaklap sa lahat, di ba? Ma! Nakakatakot. Ma! Becca! Anak ko! Paano na humalita? Ito. Marami na nga tumutulong sa amin para hanapin si Jason, pero hindi pa rin namin siya matagpuan. Mga kaibigan ko pala, natulong sila sa paghahanap kay Jason. Maraming salamat sa inyo. Wala ho ba talagang nakakita sa inyo sa anak ko? Ha? Ka, anak. Patawarin mo ko. Kasalanan ko to eh. Hindi ko nabantayan si Jason. Ha? Wala kang kasalanan. Wala lang may gustong mangyari to eh. Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi tama at hindi dapat. Kung tayo mawala ng pag-asa, alam kong babalik ang anak ko. Makikita natin si Jason. Makikita natin siya. Ate. Pakisabihan na rin si Maren na hinahanap ko ako sa kasakali. Magandang gabi. Salamat. Pakilagay na lang po ito sa mga dingding o kaya sa mga pader, mga establishmento, no? Para umahanap yung apo namin. Salamat po. Kape. Ito, dagdag niyo pa. Pakisabi na kay Kapitan, salamat po. Ito, dagdag niyo pa. Thank you.
Mama, Lola, pag-goodboy po ako, bibili na yung umiilaw na rubber shoes. Promise talaga ni Mama yun, lalo na kapag naging good boy ka. Good boy ka, ha? Opo. Promise! Promise na promise! Good boy po ako! Promise? Opo. Promise! Anong nawawala? Ha? Kailan pa? Kahapon nga. Bakit dito mo hinahanap yung anak natin? Di ba dapat ikaw nag-aalaga sa kanya? Nagbabaka sakali lang ako. Baka pinasundo mo, hindi lang namalayan sa bahay. Paano kung hindi siya nawawala? Paano kung nandun lang siya sa kapitbahay mo, sa kamag-anak mo? Di ba? Naisip niya? Romel naman! Bakit ako pumunta dito para hanapin yung anak mo kung nasa kapitbahay ko lang? At bakit naman itago naman kamag-anak ko? Para ano? Malay ko ba? Baka gawa-gawa mo lang yan para mas bigyan ko ng atensyon yung bata. Sabang ulo ko pala eh! Parang tingin mo sa akin, desperada, ha? Itatago ko sarili kong anak para mapapansin sa'yo? Kapal ang mukha mo! Walang hiya ka talaga! Walang hiya ka! Ikaw, kung ayaw mong tumulong, huwag kang nagbibintang! Hindi naman sa nagbibintang. Ano ba? Ano klase kang ama? Ha? Okay na na akong tinalikuran mo. Wala kang oras sa anak mo. Pero pati ba naman sa oras na kagipitan, hindi ka pa rin namin maasahan? Wala kang puso. Anong klase kang tao, ha? Isa kang malaking pagkakamali, Romel. Maraming salamat sa wala. Kahit wala siyang napalang tulong o pagmamalasakit mula kay Romel, hindi nawala ng loob si Becca. Namigay ng mga litrato ni Jason, nagpaskil sa mga poste, at nanawagan sa radyo at sa telebisyon. Pero hindi pa rin nila natagpuan si Jason. Pasensya na kayo, ha. Yan lang, mahihain ko sa inyong merienda. Ano ka ba, Becca? Okay lang kaya to? Paborito ko kaya itong pagkain na to. Salamat din. Sinasamahan niyo ako sa paghanap sa anak ko, ha? Naman, para ano pa't naging friends tayo kung hindi din naman tayo magtutulungan, di ba? Hindi, nahihiya lang naman ako. Kasi syempre, ma-absent kayo sa trabaho ninyo, eh wala naman din ako ibabayad sa inyo. Becca! Becca! Victoria, bakit ho? Dali, sumama ka. May batang natagpuan sa itaas. Doon sa may talahiban. Ho? Oh, si Jason ho ba yun? Ano? Hindi nga malaman eh. Hindi makilala. Kaya nga sana, makita mo. O paano? Beka, tara na. Teka muna. Kailangan muna malaman to ni Mama at saka ni Papa. Sandali. Ma! Pa! Beka, ano sabi mo? Nakita mo si Jason? Okay. Totoo ba? Nakita mo apo namin? Hindi kami sigurado. Kaya nga sana, sumama kayo. Anak. Hindi ko kayang makitaan ako ng ganong kalagayan pa. Kung si Jason man yun, pakiuwi na lang siya, please. Pakiuwi na lang dito yung anak ko.
lang, sigurado ka. Hindi ko kaya talaga. Tara na. Hige na, kailangan natin makasigurado. Tara na kayo. Sama ko kayo. Anak ko. Lord, wag ang anak ko. Lord, wag ang anak ko. Wag sa'yo. Hindi siya. Hindi siya yun. Hindi siya. John. John, sana hindi yan ang ako natin. Makikiraan, ho. Makikiraan. Makikiraan. Ma'am! Paranin niyo ako! Jason! Ma'am! Jason! Ma'am! Jason! Amo ko! Amo ko na! Amo ko! Jason! Jason! Amo ko yan! Dahil sa hitsura ng bata at sa kulay ng damit nito, nakilala ng ina ni Becca ang bangkay bilang si Jason. Nung yung oras na iyon, na talagang nakita mo yon, walang kaduda-duda, damit ng anak mo, diba? Anong naramdaman mo? Pinapaniwala ko na lang po yung sarili ko na siguro talagang hanggang doon lang siya, baka talagang yun na yung gusto ng Diyos. Kahit masakit yung paraan ng pagkuha, tinanggap ko na lang po yun. Sabi ko, Ama, sana po kinuha mo sa akin nung may sakit. Sana, nung baby pa siya, na lagi na lang kaming nasa ospital, sana doon na lang kinuha, at least buong-buo pa yung katawan niya eh. Hindi nung time na yun na halos hindi ko na makilala. Becca, isang taon na ang nakakaraan, di ba, Becca? Naiisip mo po ba si Jason? Kahit po isang taon na yung dumaan, feeling ko parang kahapon lang nangyari. Naaalala mo pa rin siya? Lagi po. Bumabalik na bumabalik. Anong tagpo ang bumabalik sa'yo pagka naiisip mo si Jason? Lagi po nagre-reflect sa utak ko, kaya po ayokong mawala ng ilaw. Ayokong natutulog ako ng patay ang ilaw. Kasi parang nakikita ko yung lugar kung saan siya nakuha. Nai-imagine ko yung katawan niya. Ang hirap, hindi ako nakakatulog. Yeah.
Becca, milyong-milyong mga ina ang nasa kahaling tulad mong sitwasyon. Ibig sabihin ay malayo sa kanilang mga anak. Maaring nasa ibang lugar sila, nagtatrabaho katulad mo, no? Ano ang maiiwan mong, sabihin na nating, payo? Sasabi ko po, mapapayo ko doon sa mga magulang na katulad ko na iniiwan yung anak para makapagtrabaho para sa pamilya nila. Sana po, kung talagang pwede naman na huwag nyo na lang iwan yung mga anak nyo. Na magkasya na sa inyo yung kahit kumikita kayo ng maliit dito, at least kasama nyo yung mga anak nyo. Na araw-araw nyo nakikita, nakikita nyo sa pagtulog, sa pagising, sa araw-araw na ginagawa nila. Kasi sobrang hirap po kasi kapag hindi mo sila nakikita, hindi mo alam kung anong ginagawa nila, tapos baka maaksidente pa tulad na nangyari sa anak ko. Sana huwag nyo nalang iwanan. Alam mo, Becca, sa pagtatapos natin, gusto kong baunin mo ang maikling, hindi naman pangaral, kung hindi advice sa'yo, no? Huwag mo sisihin ang sarili mo. Hindi mo kasalanan ang nangyari kay Jason. Tandaan mo yan, hindi mo kasalanan. No? Yung paglisan mo sa tabi niya, no? Hindi kasalanan yun. Nagkataon lang na ganito talaga ang pinlano, no, ng may kapal para sa kanya. Pero para sa iyo, kailangan magpatuloy ang buhay. Para kanino? Para sa kanya na nasa langit na, at para sa mga magiging anak mo pa rin. Kasi bata ka pa, magkakapamilya ka pa rin, no? Patawarin mo na yung sarili mo. At hindi mo naman sinasadya yun, di ba? Para sa ganun, you can move forward. Magpatuloy ka na sa buhay mo. May sarili kang buhay. At tiyak kong gusto rin ni Jason na makitang maligaya ang kanyang mama. Okay. Maraming salamat sa iyo. Para sa isang ina na kagaya ng inyong lingkod, wala nang masasakit pa kaysa sa mawalay o malayo sa kanyang mga anak.
napakarami sa ating mga kababayan ang nasa ganitong sitwasyon ngayon. Sadya talagang mahirap. Pero kinakailangang tanggapin para maibsan naman ang kanilang lungkot kahit kaunti at kahit paminsan-minsan lang. Sana maipadama ng mga anak ang kanilang pagmamahal at pasasalamat sa kanilang ina. Napakadali na nito ngayon, lalo na't laganap na ang social media na nakakatulong sa ating mga kapuso para bawat mag-iina ay laging nagkakausap at nagkakamustahan kahit saan man sila naroroon. Sa inyo na mga anak, wala namang hinihiling na kapalit ang mga ina sa lahat ng kanilang mga sakripisyo para sa inyo. Kaligayahan na nilang makita na kayo ay nasa mabuting kalagayan at siguro paminsan-minsan marinig naman mula sa inyo yung mga katagang Ma, I love you o Ma, salamat po. Sapat na iyon para sila ay inyong mapangiti at mapaligaya ngayon, bukas at magpakailanman. Ano nga ba ang nangyayari sa ating mga kabataan ngayon? Bakit sa murang-murang gulang ay naliligaw na sila ng landas? Ano pala muna na opo na butis ko? Tama na ba? Ayaw ka! Kaya mo yan. Hirap na hirap na nga ako dito eh. Eh kung may trabaho ka sana, pwede tayong umupo ng apartment. Ang lakas ang loob mo sabihin sa akin na mahal mo ang anak ko? Hindi po nasusukat sa perang pagmamahal. Saan? Karamdam nila, nagkulang sila sa atin bilang mga magulang. Ang totoo niyan, kahit tumatigas ang ulo eh. Dok, Dok, kamusta pa yung anak namin? Yan po ang sensitibong paksa na ating tatalakayin sa aming episode na pinamagatang Tatay na si Totoy, Nanay na si Nene, The Moy Moy and Rina Story.